Test mic, 1, 2, 3, test. Vlog number 20. January 5, 2022. Gumising ako ng madaling araw. Dahil may schedule akong diabetes. Naramdaman ko na medyo mabigat aking pakiramdam. Pero pinilit ko pang magbihis at mag-ready na sa pag-alis ng bahay papuntang hospital. Pero bumigay na ako. Kuha agad ng temperature, 37 centigrade. Sabi ni Mrs., huwag na tayong tumuloy. Balik ka na sa higaan. Kaya hindi na kami tumuloy. Eh, ang higpit pa naman doon sa hospital, pag meron kang temperature na nasa 37, hindi ka na papapasok yung PUI ka na. Tawag ka agad sa hospital si Mrs. para sabihin na hindi kami makakapunta dahil nga sa masama kong pakiramdam. Nang sumikat na ang araw ay agad tinawagan ni Mrs. ang aking doktora. Nag-usap sila sa Viber at sinabi ni Mrs. sa kanya ang aking lagay. Sabi ni Mrs., paswab niya na ako yung araw na yon. Dahil nahigpit nga sa hospital, pag may lagnat at tubo ka, hindi ka na nila papapasukin. Ang sabi ng doktora ko ay ipaswab niya ako after 2 days para makakuha ng matibay na resulta. Kaya January 7, 2022, ako ay nagpaswab. Sabi sa testing center, ang resulta ay after 48 hours. Tagal pa. Hindi na mapakali si Mrs. Kasi nga, dialysis ako noong January 4, ilang araw na ang lumipas. Problemado na si Mrs. Tumawag na siya kay yung nurse na nag-handle sa amin dun sa dialysis center kung saan kami nagpapadialysis. Nakailang tawagan din sila sa isa't isa bago ako nagkaroon ng schedule. Martes na yon, January 11. Mula January 4 hanggang January 11, 7 days akong hindi na dialysis. Halos ayaw na akong pakainin at painumin. Nang ako ay magtimbang bago ako isala, ang timbang ko ay nasa 57.8 kilograms. Sobra lang ng 2.3 kilos sa aking dry weight na 55.5. Ang naging pagsalang ko ay twice a week, hanggang sa matapos ko ang quarantine period na 14 days, ay naka-4 akong salang. Malaki rin ang naging gastos namin kumpara dun sa regular na dialysis ko. Medyo mabigat-bigat din. Mabigat. Hindi pala mabigat-bigat din. Mabigat. Yung para sa 6 na session ko, ay isa lang doon. 6 na regular session, isang COVID session. Yun ang equivalent. Pangalawa kong salang ay tumimbang ako ng 59.8. Uy, malaki ang pagitan. 4.5. Hindi ko mapasagad ang hatak sa akin. Baka naman may stress ang aking puso. Pangatlo kong salang ay nasa 61 na ang aking timbang. Nang bumalik ako dito sa dati kong center, ang timbang ko ay nasa 60 kilos na. Dahil sa precession na week ako dito sa dati, ay medyo dinadahan-dahan ko ang pagbaba ng aking timbang. Target ko ay balik ako sa dry weight ko na 55.5 kilos. Ang naging epekto sa akin ng COVID ay mild lung. Anong dahilan? Bakuna.
buti na lang at bakunado na kaming pamilya. Inubo ako nung isang araw lang dahil sa patnubay na rin ng aking doktora at sa masipag na pagbili ng aking mga anak ng nireseta ni doktora. At ito ang matindi, ang masamang tingin ni Mrs. sa mga gamot kong hindi iniinom. Sinisigurado niya talagang aking iniinom ang mga gamot. Kung hindi, palo. Sa aking kasamahan sa center, marami kaming tinamaan. 10 yata kami. 3 kaming nagpa-dialysis dito sa center na pinuntahan ko. Yung iba, di ko na alam. Sa mga tumulong, lalo na sa paghahanap ng dialysis center na pupuntahan ko, yung tumatanggap ng dialysis na may COVID, marami pong salamat. At kahit na day off yata ninyo, nakahingi pa rin kami ng tulong. At sa mga kasamahan naming hindi tinamaan, sa mga pampalakas loob, marami pong salamat. Bye-bye!